Yan, magandang araw sa inyong lahat mga paps, no? May gagawin tayo isang Sony na 32 inches LED TV. Yung model nito ayun, KLB-32R302B. So pasensya na pala kayo kung matagal tayo nakapag-upload sa channel na to, no? Kasi medyo busy din tayo at meron po tayong main channel, so hindi po tayo makapag-upload ng marami dito. So sa tuwing ano lang pag may time, no? So yung problema pala nito ay auto restart siya. So testing na nga natin, meron na tayong adapter type na 19.5 volts, sasaksak natin. Yan. Tapos ito tayo sa screen, nasa panel. Yan, labas yung logo. Tsaka magra-raster siya, then patay. Yan. So ulitin lang natin, saglit lang. Ayun, labas logo. Then magra-raster siya, then patay. So ito yung sequence niya. Pero hindi siya nagbi-blink into 6 blink. Maintain lang po yung kanyang kulay green oscillation indicator, ayan o. Mawala lang siya kapag namamatay, tapos balik na siya ulit. Then labas naman ng logo and raster ulit. Then patay ulit. Ayun, ito lang yung kanyang sequence, no? So, meron po tayo na encounter nito, yung regulator sa may 19.5 volts na tatanggap sa atong sa ating adapter type na 19.5 volts, no, na power supply. Yun yung problema. May nagawa tayo na ganun dun sa main channel natin. Bali, 40 inches yun. Ito naman 32 inches. So, try na natin, baka same sila ng problem, no? At madali natin to. Kasi kung backlight yan, sana magsi-six blink yan. Tapos, hindi na under yung unit. Under lang siya kapag na-unplug mo ulit, tapos saksak mo ulit. So, ito ngayon, ganito lang yung kanyang sequence. On and off yung kanyang ang logo, tapos raster, din patay siya at hindi siya magkukulay red into and six turns into six blink, no? So buksan nga natin. Yan, buksan natin. So ito na, nabuksan na natin, no? So ito yung kanyang main board at saka papasukan nating 19 volts na adapter type. Ayan siya. So parang iwan ko lang, hindi pa man siguro to nagalaw, no? Kasi wala pa naman siyang cutting dito sa may ilalim, no? Tingnan niyo yung kanyang cup. Wala po tayo makikitang cutting pa dyan. Dito rin sa may kabila. Yan, no? Medyo malinis pa yun, no? Parang hindi pa to na repair. Yan. So, saksak muna natin para malaman natin yung mag-voltage checking tayo. Saksak natin. Nag-ready na yung tester natin, no? So, dito tayo mag-aabang sa may ano? Asan ba? Dito, ito sa may regulator na to, ito yung, dito papasok yung 19.5 volts na galing sa may adapter type natin. So, check nga natin. Dito lang tayo kasi malaki. Yung input niya, titignan natin yung input niya. 19. Ayun, lumagpas. Naging 19.7 tapos 19.9. Dapat sana 19.5 eh. Tapos, nagpa-plucked pa yung kanyang supply. So, dito tayo sa may, ano, mula dito, papasok yan sa may kabila. Parang, ano eh, parang pinapadaan lang niya yung 19.5 volts, no? Iwan ko lang kung, hindi ko lang tansya kung ano talagang trabaho nito, bakit nilagay ito ng Sony. Bakit yung kanyang input ay same din yung kanyang output? Parang nakaparallel lang, no? Yung connection niya, pero nilagyan siya ng ganito. Iwan ko lang kung bakit, anong purpose ng Sony nito. So dito na tayo sa may secondary niya. Bali, ito yung papasukan ng 19.5 volts galing adapter, tapos ito yung papasok sa may secondary na sa na magsusupply dito sa kanyang main board. So dito tayo mag test. Dapat sana ito ay ano? Mali, tama ba yung ano ba? So ito yung kanyang dapat yung supply nito ay steady sana na 19.5 volts. Yun. Pansin nyo, naging 19.8 tapos babagsak ng 19.7 habang namamatay, patay-patay yung kanyang picture.
o yung kanyang oscillation, ayun o, patay yung backlight. So hindi po steady yung supply na papasok dito at medyo malaki din siya. Dapat sana 19.5. Wala kang error ba to sa ating digital tester. So testing nga natin yung, ititest ko muna tong ating adapter type, no, kung ano bang supply nito. Yan, continue tayo. Ayan, naka, hirap kasi isang kamay eh. Yan, no, naka test tayo. 19.9 talaga yung kanyang supply, oh. Iwan ko lang kung error ba to sa ating digital. Bihira talaga. Pero okay pa naman yan eh. Pasok pa naman yan, no, kasi 19.5 yung range ng ating ano, lead TV, yung kanyang supply na tatanggapin. So kung ginamit pala natin yung kanyang original na power supply talaga, ito pang-testing kasi natin to eh. Tapos ito yung kanyang original na supply. Ayan, so ito yung ginamit natin. So talagang 19.5 na talaga, parang error na yun sa may digital natin, o talagang 19.5 na talaga yung supply nito. So testing na tayo ulit, no, saksak natin, tapos body ground tayo ulit. Yun. So 19.5, 19.9 yung supply na ano ba yun, 19, tingnan natin ulit, 19.8. So dapat mag steady sana yan eh. Ayun o, bumagsak sya ng 19.7 hanggang 19.9 na naman. Ayan. Tapos fluctuate yung ulit. Dito tayo sa may secondary na ng ating regulator, no? Yan. 19.7. Ayun, fluctuate din. Mabot pa ng 19.9, tapos 19.7, no? So, ang gawin natin dito, wala kasi tayong pamalit ng ano eh, sa regulator na ito, no? Ilan ko lang kung ano number ito. Makita ba ng camera natin? Medyo matanda na kasi yung camera natin eh. Hindi na siya masyadong ano na. Basta babasahin ko na lang kung makita ko, no? So yung number ng ating regulator na to ay TPC8129. So ito rin yung na-encounter natin dun sa main channel natin, no, na 40 inches LED TV. So gawin natin dito, bali yung mula dito na supply na galing sa may adapter natin ay i-jump lang tayo ng wire papuntang secondary dito sa may kabila. So bunutin nga muna natin, baka ma-disgrasya eh. So yan, patayin muna natin. Dito sa may adapter tayo papasok dito, tapos papunta sa may ito, tadaan ng regulator, tapos ito naman yung kanya secondary supply na magsusupply sa ating mga dito sa ating secondary sa may ano, mainboard natin. So ang gawin natin ay magja-jump lang tayo ng wire dito papuntang dito. So saglit lang at babalik. So ayan, balik tayo, no. Ayan, may nalagay na tayong jumper, no, mula sa may source mismo papuntang secondary na ng ating regulator. Kita nyo ba yung wire? Yung magnetic wire kasi yung nilagay ko, ayan, no. Naka-jumper po yan dito sa mula dito sa may unahan, galing dito sa may adapter natin papasok sa may secondary ng ating regulator na TPC8129 ba to? So nabanggit ko naman kanina, no, kung anong number ng ating regulator na to. So testing nga natin kung gagana ba yung ginawa natin dito, no. So ayan, kuha tayo ng cord, saksak natin, sandali lang at ayan, sandali lang, saksak natin, tapos nakaground na yung ating tester. Dito tayo sa may rig natin, tingnan natin yung supply, 19.7, bukas yung backlight, ayun, patay pa rin siya, pansin nyo ba, backlight, labas yung backlight, tapos mamatay ulit. So ganun pa rin siya, no, hindi siya umubra dito sa may regulator na to. Ito kasi yung nadaanan natin dun sa may ginawa natin 40 inches eh, na upload natin sa may channel natin, no. So hindi siya umubra dito, ganun pa rin siya, auto restart. So di na muna natin tagalin yung ating jumper dyan, kasi mga ganong auto restart eh, posible din sa may backlight natin or backlight driver, pero hindi po siya nagsi 6 blink eh. Kung backlight sana dapat 6 blink, no, pero hindi siya, auto restart lang yung kanyang logo, tapos mamatay siya, auto restart yung problema, pero hindi po siya mag si 6 blink. So may second option pa tayo.
So ang nagagawin para matrace natin yung, kung malaman natin na dahil hindi umubra dito, titingnan natin dito sa kanyang driver or sa kanyang backlight kung dito ba yun, dito ba natin madadali. So dito ba yung problema. So yung gawin natin ay, pansin nyo yan, ito, i-disable natin yung kanyang protect, hindi tayo maglalagay ng 1K kasi medyo matrabaho yun. Dito na lang yung second option pa na pwedeng gawin para ma-disable yung protect ng ating backlight driver. So dito, pansin nyo ba yan, ito yung puti, yung kulay puti, yun yung supply na 19.5, yan, supply sa backlight, ito. Tapos ito naman, ito yung kanyang feedback, yung negative side, yung negative ng ating backlight strip, itong tatlong to. So bali 32 inches, tatlong strip to. Paano ko nasabi? Kasi tatlong linya to eh. So, ito yung pinagbasihan natin, no? Pag lima, pa sa mga 40 inches, limang linya. So, ibig sabihin, maliban sa supply, no? Maliban sa supply, limang linya. So, ibig sabihin, 5 strip yung backlight niya. So, ito, tatlo lang. Ayan, no? So, connecta yan. Dito yan, connecta. 1, 2, 3. So, gawin natin ay ipag-jump. Ito kasi yung negative side ng ating backlight strip. Papasok yan dito sa may driver natin. Ito yung nagiging feedback. Feedback ng ating backlight, ipapasa sa driver. At madidetect ng driver kung good ba yung backlight, edi steady yung pag-under niya. Pero pag may problema yung backlight o pundi isa or iba na yung resistance ng isang bulb, madidetect ng ating driver at i-shutdown na yung unit. So ganito kalupit yung Sony, no? Yung protect ng Sony, ganito kalupit. Pero ito, sa sitwasyon na to, chinik ko yung kanyang backlight, gamit yung backlight tester natin, ay normal po yung kanyang feedback voltage dito. Meron tong feedback voltage eh. Normal lahat. So, ibig sabihin, tapos tinest ko yun siya, positive dito, tapos yung negative design na to, same voltage po yung lalabas sa ating backlight driver. So, napaisip ako, baka ito yung problema, no? So, yung gawin natin, i-disable lang natin yung kanyang protect. At itina natin kung uubra ba yung gagawin natin, no? So, ito, strip 1, strip 2, strip 3. So, ipagdugtong natin yan, gamit tayo ng magnetic wire, katulad ng ilagay natin dito. Yan. Pagdugdugtongin natin yung tutlong ito. Huwag nyo nang isali itong dalawang to, kasi hindi naman yan, hindi po to 5 strip, no? Isali nyo lang yung dalawang yan kung 5 strip yung gagawin nyo, bali sa 40 inches. Pero ito 32 inches, so tatlong strip lang yung pagdudugtong natin yung negative side ng feedback. So saglit lang at kukuha tayo ng magnetic wire at ipagdudugtong natin yan. Yan, so balik tayo. Yan o. Meron, nadugtong na natin o gamit ng magnetic wire. Yung pang jumper natin na magnetic wire, ayan siya. So kita ba? Labo na kasi ng camera natin sa ginagamit sa ating second channel, no? Malabo na yung camera niya. Matanda na kasi ito eh. Hindi lang. Muga yung ating kamay ha. Pasmado kasi. Yan, nakadugtong na tayo. 1, strip 1, strip 2, strip 3. Ayan na. So, hindi muna natin tatanggalin yung jumper natin nito. Mamaya na lang. Check muna natin. Testing muna tayo kung uubra ba yung kinawa natin dito. Hindi na ba siya mag-auto restart. So, saksak lang muna natin. Saksak, tapos supply, magtitest tayo ng supply. Ayan, 19.7. Tinan din yung backlight kung hindi na ba bibigay. Ayun, tumunog na. At hindi na siya nagpo-protect at hindi na rin nag-uuga yung kanyang supply. Ano? 19.6. 19.66. Ayan. So, hindi na napapractit yung supply, no? At bumaba siya ng 19.6, kanina 19.9. At hindi na rin bumibigay yung backlight niya. So, tanggalin lang muna natin tong jumper natin nito kasi tingin ko hindi pa itong problema eh. Dun sa may backlight driver natin yung problema, no? So, saglit lang, tatanggalin muna natin yan. Yan, natanggal natin yung jumper natin tapos natira lang yung para sa kaniyang backlight driver, no? Yan. So, saksak natin para magkaalaman na. Yan. So, abangan natin yung backlight. Ayun, labas yung backlight. Pag tumunog to, ayun, ayos na to. Ayun, hindi na siya bumigay. So, andito pala yung problema. Pambihira ka talaga. Kala ko yung regulator na ito eh. Dito pala, sa backlight driver niya. So, paano ko nasabi na backlight driver yung problema? Kasi yung feedback voltage nito ay normal. Tapos yung bulb nito, tinik natin ng backlight driver. Eh, same po, no? Balance po yung supply niya.
So, nagka-idea tayo na itong driver na to yung nagkaroon ng problema, no? Ayan, pansin nyo naman, parang iba na yung kilay niya, kanyang paligid, no? Parang nadaanan na to ng sobrang init, oh, sobrang gamit. Kaya, obserba na lang muna natin to. Kung bibigay to mamaya, ay papalitan natin to. Marami naman tayong available nito, eh. Available nito doon sa mga sikanhan na board natin. So, papalitan natin to kung bibigay. Pero sa mga, ano, kung nag-home service kayo, posible, pwede po tong ganitong procedure yung gawin nyo, no? Kung wala kayong pamalit, pwede na to. Kasi kung magbibigay man to, magbibigay tayo ng update or may part 2. Pero pag hindi, ay wala kayong makikitang part 2 nito. So, ibig sabihin na, tumagal yung ginawa natin. Ayan. Kaya sana may napulot kayo kahit yung kunting idea sa ating mga, sa ating ginawa ngayon, mga paps, no? Gumawa tayo ng upload dito sa my second channel natin para may update naman tayo. Kasi matagal na tayo hindi nakapag upload dito sa ating second channel. So yung main channel pala natin ay Ryan Crosetech, no? Huwag niyong kalimutan na paki-like at pa-subscribe na rin. At ito rin sa ating second channel, pa-subscribe din mga paps. Maraming salamat sa inyo. So ito, yun, good na, hindi na bumigay yung ating picture, hindi na siya nag-auto-restart. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.